aming statistics, 1 out of 4 borrowers namin ay OFW. So, ibig sabihin, kahit 1.7 million lang yung OFWs na bilang namin compared to the universe na 10.2 million pag-ibig fund members, napakalaki ng availment. So, ibig sabihin, sila yung number one, may capacity to pay, at sila rin yung may kamalayan na, mayroong housing loan program dyan at ina-avail nila. Lumalapit kami sa kanila via email, via our housing fairs. Mayroon din special assistance program para sa OFWs, yung mga naapektuhan ng sa Middle East at saka sa Africa at yung pinaka-recent sa Syria. Ibig sabihin, yung mga nare-repatriate natin, nakababayan na OFW, ay magkakaroon ng moratorium sa kanilang mga housing loan na tinake out dati, o kaya pwede nilang makuha yung savings na otherwise, dapat after the membership period, ito yung special assistance. In 18 countries present ang pag-ibig fund at ito ay madalas na nakaupo sa ating mga embahada. So magtanong lamang sila doon, ang concentration lamang ng ating presence ay nasa Asia, nasa Middle East, may kaunti sa Europe. So kung mayroon nandoon na pag-ibig fund, pwede silang mag-inquire kung papaano mag-apply ng mga housing loan. Yung housing loan generally lang, sana mag-issue na lang sila ng special power of attorney sa kanilang mga kamag-anak para dito na lang ma-transact. Base na rin sa mga pag-aaral ng HUDC, talagang ang housing ay isa sa top 3 na pangangailangan ng OFWs. At ang ating chairman na si Vice President Binay ay consultant ng ating pamahalaan para sa OFW concerns. So talagang bilin-bilin niya na palakasin ang programa for OFWs. Maraming mga nangangsipunta sa abroad na akala nila tapos na rin. Bali ba naman, alam po ninyo mga kababayan, ang lahat po ng kawanin ng pamahalaan, lahat po ng mga nagtatrabaho sa pribadong sektor, lahat po ng OFW, lahat po ng seafarers, at saka yun yung other form support, ito po ay compulsory and mandated ang kanilang pagiging member po ng pag-ibig. Talos na po namin kung saan marami ang Pilipino. Meron na pong desk, meron na pong isang specifically na handang tumulong sa kanila. Ang records po ng pag-ibig particularly, computerized na. No? Alam mo po namin kung ano ang saan kayo nagbabayad, anong estado ng inyong pagiging membro. Kayo pong mga kababayan natin na nagsasakripisong mag-kumita sa ibang bansa, meron po kayong napakagandang benepisyo. Sapagkat kayo ay mga miyembro po ng pag-ibig, nandiyan po yung personal loan, nandiyan po yung housing benefits, at meron po kayong dividendo na sa pagkatapos po ninyo ng pagtatrabaho ninyo, may matatanggap po kayong mga malaking halaga din naman, sapagkat ito po ay mga perang naipon sa buong panahon ng inyong pagtatrabaho. Ito po ang inaasam-asam ng inyong pamahalaang pinamumunuan po ni Pangulong Ninoy na sana po ang pagpunta sa ibang bansa dahil po sa kagustuhan, hindi dahil po sa pangangailangan.